magpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Luwalhati sama sa Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos na totoo, wagas, dalisay at tunay. Puri, nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Manalangin tayo na sa pamagitan ng Eukaristiyang ito, maging matatag tayo sa pag-ibig tulad ng Santatlo upang makamit natin ang buhay na payapa at naayon sa kalooban ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos na totoo at maasahan at sa pagibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sang katauhan sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong isang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapya si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kaniyang pangalan. Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Naniklohod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Dakila ang amang mahal, anak Espiritong banal, noon ngayon kailan paman. Alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito, ating ginugunita ang kapistahan o ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo. At bilang isang Katoliko, isa po ito sa pundasyon ng ating buhay na pananampalataya. Ang paniniwala natin na merong iisang Diyos at sa isang Diyos na ito ay merong tatlong persona. At sino ang tatlong persona na ito? Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. At alam natin na ang turo ng simbahan patungkol sa Banal na Santatlo ay tila mahirap unawain, mahirap intindihin. Pero ganun pa man, itong pananampalataya natin na ito ang nagbibigay lakas sa atin upang tayo ay maniwala na meron tayong Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngunit ano nga ba ang tatlong tatlong persona na ito? Sino-sino nga ba ang tinutukoy nito? Tandaan natin mga kapatid na sa isang Diyos, nandiyan ang Diyos Ama. At ano ang ginawa ng Diyos Ama? Siya ang tinuturing nating tagalikha ng lahat. Ang Diyos Ama, kung babalikan natin sa unang aklat ng Biblia sa Genesis, doon ipinahayag kung paanong nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At ang Diyos Ama ang naglikha ng lahat-lahat. Siya ang Diyos na tagapaglikha. Ngunit ano naman ang ginawa ng Diyos Anak? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, upang tayo ay iligtas sa ating pagkakasala, ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga siya ang Panginoong Jesus ang tinuturing na tagapagligtas. Dahil sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesus, ipinaramdam niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Ano naman ang kinikilos ng Diyos Espiritu Santo? Nung nakaraang linggo, ipinagdiwang natin ang pagbaba ng Espiritu Santo. At tandaan natin na ang isang hamon sa atin ng Espiritu Santo, siya ang nagbibigay lakas sa atin upang ipagpatuloy ang misyon na ipinagkaloob ng Diyos. Pero hindi lang po doon, ang pagkilos ng Espiritu Santo ang tunay na nagpapabanal sa atin. May iba't iba mang katangian ang Ama, Anak at Espiritu Santo, sa paniniwala natin, sila ay nagbubuklod upang maging isa. Yaan ang ating pananampalataya. Yan ang pananampalatayang ating laging binabanggit, laging pinaniniwalaan at dapat lagi din nating isabuhay. Alam ko po, mahirap siyang intindihin. Alam ko po, marahil naguguluhan kayo sa mga oras na ito. Pero ganun pa man, nandiyan ang Banal na Santatlo. Pinaparamdam sa atin ang pagka-Diyos ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, merong ipinapaintindi sa atin ang Banal na Santatlo. Ipinapakilala kung sino nga ba ang Diyos na meron tayo. Sa atin unang pagbasa na pakinggan po natin sa aklat ng Eksodo, pinapaliwatig po doon kung gaano naging mabuti ang Diyos. At dahil sa kabutihan ng Diyos, ano ang sabi sa ating unang pagbasa? Ang Diyos ay nanatiling tapat. Ang Diyos ay nanatiling mabuti. Ang Diyos ay nanatiling maawain. Ngunit bakit ganun ang Diyos? Bakit siya tapat? Bakit siya maawain sa atin? Simple lamang. Dahil ang Diyos na meron tayo ay Diyos ng pag-ibig. Kung siya ay Diyos ng pag-ibig, siya din ang Diyos na umiibig. Kaya nga, magandang tingnan po yan sa araw na ito.
Maraming pagkakataon na sinasaktan natin ng Diyos dahil tayo ay nagkakasala. Maraming pagkakataon na nasasaktan ng Diyos sa mga oras na tayo ay tumatalikod sa Kanya. Pero ano po ang laging ganti sa atin ng Diyos? Hindi sama ng loob. Hindi galit. Kundi anong laging ginaganti sa atin ng Diyos? Pag-ibig. Ganyan ang Diyos na meron tayo. Ang Diyos ng pag-ibig ay ang Diyos na patuloy na umiibig. Kaya nga doon sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, ano ang sabi ni Jesus? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alam na alam natin po ang ebanghelyo na ito. For God so loved the world. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bakit po pinapaulit-ulit? Dahil ang pagmamahal ng Diyos, walang pinipili. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Hindi naman sinabi ng Diyos, for God so loved the righteous. Hindi sinabi ng Diyos na gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa mga taong laging nasa loob ng simbahan. Gayon na lamang ang pag-ibig sa mga taong nagdo-donate sa simbahan. Kundi ang sinabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dahil kapag nagmahal ang Diyos, wala po itong pinipili. Kapag nagmahal ang Diyos, ito po ay para sa lahat. Kaya nga, minsan magandang tingnan din yan sa buhay natin. Sino ba yung mga taong pinapakitaan natin ng pagmamahal? Yan lamang ba yung mga taong minamahal tayo pabalik? Yan lang ba yung mga taong nagagamit natin? Mahal kita kasi nagagamit kita. Mahal kita kasi nauutangan kita. Mahal kita kasi may pakinabang ako sa'yo. Pero tandaan natin na ang pag-ibig ng Diyos, walang sinisino. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. At yan ang hamon sa atin sa ating ikalawang pagbasa. Kung tunay tayong naniniwala sa Diyos, dapat ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, sumasalamin sa buhay natin bilang mananampalataya. Mahilig tayong mag-atanda ng krus. Kapag nag-aantanda ng krus tayo, nangangahulugan, naniniwala tayo sa Diyos. Pero aminin natin o hindi, may mga pagkakataon, pagkatapos nating mag-antanda ng krus, nagmumura naman tayo. Pagkatapos nating mag-antanda ng krus, gumagawa naman tayo ng hindi tama. Pagkatapos nating mag-antanda ng krus, tatlo naman ang asawa mo. Kung nandoon yung paniniwala natin sa banal na santatlo, na ang banal na santatlo ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na umiibig, dapat sa buhay mo, sumasalamin ang pag-ibig na ito. Dapat sa buhay mo, nandiyan ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, minsan, habang ako po ay papunta dito sa simbahan ng Quiapo, may nakasalubong ho ako sa labas. Isang batang may sakit. Bit-bit ng kanyang nanay. Kaya nilapitan ko ho yung bata at tinanong ko ho yung nanay kung anong nangyari doon sa bata. Ang sabi nung nanay sa akin, Father, ay kuya, hindi niya pala kilalang pari ako. Kuya, may sakit ho yung anak ko. Sabi ko, hindi niyo ho pinagagamot. Sabi niya sa akin, pinagagamot ko ho, kaya lang ho, walang-wala na ho ako. Said na ho ako. Kaya sabi niya sa akin, baka pwedeng humingi ng tulong.
Kaya bununot ko po yung aking wallet. At pagbukas ko sa aking wallet, merong 100 at 500 pesos. Yun lang ho yung laman ng wallet ko eh. Nung dudukutin ko na ho yung 100 pesos, si nanay nakisilip din doon sa wallet ko. Marahil gusto niyang sabihin, wag yang 100, yung 500 ang ibigay mo. Kaya nung nakita ko yung mukha ni nanay na sumisilip, nahiya naman ako, ang ibinigay ko sa kanya yung 500. Pero habang pabalik ko ako upang magmisa dito sa simbahan ng Quiapo, alam niyo po, ang sama-sama ng loob ko. Ang pakiramdam ko po, na loko ako. Ang pakiramdam ko po, na budol ako. Ang pakiramdam ko ho, na hold up ako. Kaya pagkatapos ho ng misa, sa aming kwentuhan ng mga pari, nakwento ko ito, sabi ko, na hold up ako. Alam niyo ho, sabi sa akin ng kapatid kong pari, Paul, minsan sa buhay natin, minsan okay lang namang magpaloko. Dahil sa tingin mo, nakatulong ka naman. Pagkatapos ho ng makailang araw, pabalik ulit ako sa simbahan ng Quiapo. Nakita ko ulit yung nanay, nakangiti na sa akin. Iniwasan ko na ho. Pero alam niyo, humabol po siya. Ang sabi niya sa akin, Kuya, ikaw nga, sabi niya. Ikaw ang ipinadala ng mahal na pong Jesus Nazareno sa amin. Dahil sa pamamagitan mo, naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako ng mga oras na iyon. Dahil alam ko naman sa aking sarili na hindi naman talaga ako nagbigay. Sa mga oras na ito, nahihiya ho ako. Dahil ito na naman, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Pero tunay nga ba talagang sumasalamin sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos? Sana ho sa inyong pagsisimba, sa paglapit nyo sa mahal na pong Jesus Nazareno, huwag nyo lamang sanang tingnan, kundi sumalamin sa buhay natin na buhay ang pag-ibig ng Diyos. Paano? Sa ating mga sariling buhay, sa ating mga sariling puso. Minsan, kailangan din nating magpaloko upang matauhan tayo minsan na ang buhay natin ay hindi lamang nagpapatungkol sa sarili natin, kundi ang buhay natin ay dapat din para sa iba. At kung ito ay para sa iba, ganoon ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ngayong dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo, ipinaalala sa atin na meron tayong Diyos ng pag-ibig at Diyos na umiibig. Nawa ang panalangin natin sa misang ito, Panginoon, mahal na pong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming umibig at magmahal kagaya niyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing,
nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao ng may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong espiritu upang sa pamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang paraklito sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, tinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kalwalhatian, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, tinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, tinggin mo kami. Ama, pagyamanin mo ang iyong salita upang tuluyang lumagot mabuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona sa isang Diyos, sa pagkapahayag at pagkasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayatanak na ito. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-ira lang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating Diyos ng pag-ibig at Diyos na umiibig. Siya ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Espiritu ng Diyos Anak ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghangad na tayo'y makatawag na tayo'y makatawag ng Ama sa kanyang habang masdanin niyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Espiritu ng Diyos sana ang bigay ng Diyos Amang naghangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa Kanyang habang mula sa mga dumaing ako sa iyo, Panginoon, Panginoon, linggin mo ang aking tinig, pakinggan ang iyong mga pakinig, Espiritu ng aking sama ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa Kanyang habang purihin niyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon na at ng Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Espiritu ng Diyos sana ang bigay ng Diyos Amang naghangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa Kanyang habang.
Ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa Ground Floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa linggo ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakalaob mo ng mga munting sambayan ng Kristiyano bilang konteksto at hamon na may sa buhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa
humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal Nazareno, iluluwalhati.